adobong pusit. Yan ang recipe natin ngayon. Tara, samahan nyo akong magluto. Yan nga pala yung ating pusit. Malinis na po yan. Yung ating kamatis, bawang, sibuyas, luya, tsaka yung ating siling berde at siling pula. Yan yung ating black pepper. Yan, preheat po tayo ng cooking pan. Lagyan natin ng cooking oil. Magigisa po tayo. Hanayin natin yung luya. Sagisayin lang po natin yung ating luya. Yan, pang golden brown na po yan, pwede natin isunod yung ating bawang. Yan yung ating bawang. Isunod na po natin yung ating bawang. Yan, sagisayin lang din po natin yan. Yan, pag okay na po yung ating bawang, sunod na natin yung ating sibuyas. Tingnan lang natin mag-translucent yung ating sibuyas bago natin ilagay yung ating kamatis. Ayan. Ayan, pwede natin ilagay yung ating kamatis. Yung ating kamatis. Yung ating kamatis, duduruyin lang natin yun para lumabas yung kanyang atas. Yan yung magpapasarap sa ating adobong pusit. Yung pag durog na yung ating kamatis, pwede na natin ilagay yung ating sariwang pusit. Yan, malinis na po yung pusit natin. Tinanggal ko na yung mga dapat tanggalin dyan sa ating pusit. Yan, didisayin lang natin yan sa ating mga ingredients. Isayin natin ng 2 to 3 minutes para lumabas yung katas ng ating pusit. Yan, lumalabas na po yung katas ng ating pusit. Indicated na yan na masarap ang ating pagkagisa. Yan, lagyan natin ng sili para sumisipa mamaya yung lasa ng ating adobong pusit. Then, isunod na natin dyan yung ating ground black pepper. Yan, lagyan natin ng ground black pepper yung ating adobong pusit. Isagisayin pa natin yan hanggang sa kumatas yung ating pusit. Yan, pwede na natin lagyan ng suka yung ating adobong pusit. Konting suka lang po. Pampalasa lang. Pakuluin muna natin. Lutuin natin yung ating sukang nilagay. 2 to 3 minutes lang po. Ayan. After that, pwede na tayo maglagay ng ating soy sauce. Ayan. Depende po sa dami ng soy sauce yung gusto nyong ilagay. Then, konting tubig lang po kasi nagtubig na yung ating pusit eh. I-in-in na lang natin yan yung ating adobong pusit. 5 to 10 minutes. And after 5 to 10 minutes, pwede na tayong maglagay ng ating berding sili, yung ating siling pansigang. Then, pwede na rin natin yung timplahan. In-in pa natin ng 3 to 5 minutes. Ayan, hinaan lang po natin yung ating apoy para hindi maubos yung ating sabaw habang iniin-in natin yung ating adobong pusit. Yan, sarap na po ng ating adobong pusit. Sarap na ng kulay. Ayan na po yung ating adobong pusit after 5 minutes. Pwede na po nating patayin yan. Ayan, done na po yung ating adobong pusit. Ready to serve while it's hot. Kayang-kaya nyo na pong magluto ng ganitong recipe. Sarap po ng ating adobong pusit. Para sa mga hindi pa po nakaka-try ng ganitong recipe, pwede nyo na pong lutuin ito. Happy eating po sa lahat. Salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Thank you. Bye.